today and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, eto gagawa tayo ng mga halaman na pwede nating ipang decorate ngayong Pasko. So eto para magiging magsaserve as Christmas decor. And eto nakaprepare na or inihanda ako na yung mga gagamitin natin. Ang napili natin na halaman na itong peace lily, makikita nyo kung gaano siya kaganda kapag natapos natin siya. At dito natin siya ilalagay sa rectangular pot. At syempre po, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andi dito sa screen yung aming complete address. At ito na nga, naka-prepare na or inihanda ako na yung ating mga halaman at saka yung mga gagamitin natin para makapagawa tayo ng ating Christmas decoration. And ayan, gagamitin natin na itong rectangular pot. Sa mga nakapanood ng vlog, ginamit ko siya doon sa ating aglo. Pero ito ay much smaller para dito sa ating peace lily. And ito naman yung ating halaman na napili ay itong peace lily. So dalawang klase yung kinuha natin, yung ating peace lily na color green at saka yung variegated peace lily. And then, bukod dyan ay ito. Itong ang tawag dito ay fairy light. Kung hindi ako nagkakamali, ito mabibili nyo siya sa Shopee. So, mura lang to. Ito nasa around 80 pesos lang sa Shopee. So, hindi siya ganun kamahal. Pagkatapos, may kasama na siyang battery. Ito yung para magsaserve as Christmas light nitong ating halaman na gagawin. And ito, ang haba nito ay nasa 3 meters na. So, mahaba. Mahaba na rin to. Kaya, tamang-tama to dito sa ating gagawin. So, yan. Ilalagay natin siya mamaya. So, ito na. Ito yung ating rectangular pot. At pagkatapos ay lalagyan na natin sila ng siya ng soil. Kasi mas maganda kung kumbaga wag na hindi natin siya ikakalubog itong ating peace lily. Kasi mas maganda yung medyo angat siya ng konti. Dahil yan, makikita nyo mamaya kung bakit mas maganda kung medyo elevated ng konti yung ating mga peace lily. Kaya peace lily yung isang napili ko kasi yun nga, medyo mataas yung ano niya, yung mga ano niya, yung tangkay niya. Kaya maganda siyang gamitin dito sa ating gagawin. And ayan. So kapag may laman ha, syempre, atin ang i-groupings yung ating mga halaman. So ito, kita nyo naman napakalago ng kanyang ugat. Hindi na natin siya binawasan ng ugat. Tinanggal natin siya kasi nakalagay sila sa nursery bag talaga eh. And makapal. Sayang nga lang kasi yung mga peace lily natin walang ano, walang bulaklak. Mas maganda sana kung meron siyang bulaklak. Kaya lang yun. Pero okay na rin yan. At kaya tayo magsasama naman nitong variegated na peace lily. Kasi para at least pambasag siya ng color green. Magsaserve ba siya parang pinakabulaklak niyan rin. So ayan, groupings lang. Hindi rin natin siya masyadong pupunuin. Hindi natin siya gagawing lush katulad ng ginawa natin sa aglo. Kasi meron tayong reason kung bakit natin gagawin yun. At saka isa pa, para kasi nga lalagyan din natin siya ng pailaw mamaya. Kaya yun yung isang reason kung bakit hindi natin siya pupunuin. Yung kumbaga sakto lang yung kapal niya, na magmumukha siyang makapal, pero hindi naman yung sasabihin mong sobrang lush. And then eto, yung ating variegated na peace lily. Atin lang ding hahanapan ng pwesto. Maganda mo dito sa peace lily na variegated ay mabilis siyang mamulaklak kasi eh. Kaya may chance na mamulaklak to. Lalo na kung halimbawa yung mga peace lily na aanuhin natin, nagagamitin natin ay yung talaga may bulaklak na wala. Naghahanap ako doon sa garden namin. Lahat ng peace lily namin ngayon wala pang bulaklak. So I don't know kung hindi ba nila season ngayon or wala pa. Wala pa sa panahon. Nagsabay-sabay naman na wala silang bulaklak. So yan, lalagyan lang natin ng konting soil muna para lang ma-hold nila yung position nila. Ilagay natin ang lupa. So ayan, para maging balance eh, ay ang actually dapat gagawin ko puro ano sana, variegated na peace lily. Kaya lang wala rin eh, maliliit masyado naman yung variegated peace lily pa natin. And ito naman green ay hindi naman to napag-iiwanan kung sa dating at dating lang din naman. Ay ayos na rin tong peace lily na original or tong pinaka-common natin. So, eto, last natin. Pagka ipinulupot nyo yung inyong mga ugat, kung halimbawa hindi nyo rin babawasan ng ugat yung peace lily, make sure na hindi naman
angat doon sa ano para hindi siya lumabas. Hindi siya, doon lang siya sa ilalim na kapulupot, huwag doon sa mismong taas. Para pag tinabunan natin ang lupa, hindi pa rin siya kita, hindi naman yung nakaangat na kagad. Tsaka syempre, may tendency pa rin siya na kumapal at lumago. Kaya kung ang mangyayari, kung medyo nasa taas siya, edi ang mangyayari, ano na kagad siya, parang aangat na kagad siya or magiging visible na kagad siya sa ibabaw ng lupa. So ayan, patapos na tayo, dinadagdagan na lang natin ng lupa. Yung ating ano, ginadagdagan na lang natin ang lupa, yung ating ginagawa, pinupuno na lang natin. At sinisiksik natin para hindi naman siya gumalaw-galaw kapag ka ating binuhat-buhat. So maputik yung ating ginamit na, hindi naman maputik pero basa yung ginamit nating soil kasi nabasa ng ulan eh. Nag-uulan itong mga nakaraang araw. Kaya yan, kita nyo, yan kung nakikita nyo, puno, okay na, puno na siya. At pagkatapos, lush yung ibabaw niya. Kasi ang kapal eh, daming dahon nung ano natin, nung ating peace lily. At the same time, ay mataas siya. Yan, kaya yung ibabaw niya ay makapal, yung ilalim niya ay visible. Importante yan sa gagawin natin. Tapos pala, huwag nyo rin masyadong, depende sa inyo kung meron kayong ilalagay. Hindi ko masyadong pinuno yung ano natin, yung paso natin, ng ano, siniksik ko lang, ng lupa, kasi lalagyan natin siya ng pebbles naman sa ibabaw. So ayan, naitanim na natin at kita nyo meron pa rin medyo space pa sa ibabaw. At ang reason yan ay dahil lalagyan natin sila ng pebbles naman. Para hindi naman kita mismo yung ano, yung parang pinaka lupa. Since ito naman ay gagamitin natin as decoration sa Pasko, mas maganda. Dagdaganda kasi kapag may pebbles yung ano natin eh. Yung ating pot. Parang hindi naman final touch, parang dagdag lang. Tapos ang pinakahuli niyan, syempre lalagyan natin ay pupunasan natin. At importante rin na siguro mapunasan natin yung mismong ano, yung mismong puno ng halaman kasi syempre madumi eh. Hindi ko na siya inugasan muna kanina kasi yun nga, hahawakan ko kasi eh. So ini-expect ko na madudumihan ko pa rin yung pinaka ano nila, pinaka puno nila dahil nga medyo maputik ngayon eh. So yan. Punuin lang natin ng pebbles as much as possible kung kaya. Ay wala masyadong kita talaga na soil. Yung pebbles naman mura lang yan eh. At makakabili kayo nito sa mga garden shop, garden center. Hindi rin naman ganun kadami yung kailangan nyo. Depende kung ano yung kung gaano kalaki yung paso or yun nga, yung paso na gagamitin nyo. Ito medyo madami siya kasi syempre compare mo sa round na pot, medyo maliit yun. Yun nga lang, kung halimbawa malaki yung pot, kasi depende rin sa ilalagay ninyo. Marami pa tayong halaman na pwedeng gamitin at gawing Christmas decor. Ito nga pala, ang pinili nating pebbles, yung ano lang, yung medyo maliliit lang para makuha niya or matabunan niya talaga yung pinaka-soil. Lahat, or walang maging masyadong visible na soil. And yan, depende sa inyo kasi marami kayong options, marami tayong choices na pwedeng pamilian sa pagdating naman sa pebbles. At siguro mga, kasi may nabibili ng mga pebbles ngayon na nakapak na, nasa plastic ng yelo. Siguro ubus kayo ng kung ganitong pot lang din nakalaki. Nasa around mga tatlong plastic ng yelo. Sa tingin ko, sobra na yon. At kung halimbawa, malaki talaga yung gagawin nyo, ano na lang, may nabibili naman na naka parang basket, naka net. So yun yung mga options nyo. And ayan, tapos na nating lagyan ng pebbles. Ang next naman dyan ay linisin natin yung paso. Kasi medyo maputik para mas maging presentable since sa loob natin siya ng bahay ilalagay. So yan, kaya isa na rin sa napili natin itong peace lily. Kasi, so yun nga, pang indoor, pang decorate sa loob ng bahay. And ang peace lily ay hindi maselan at isa sa pinakamatibay na halaman na pwede nating gamitin as indoor plant at saka isa sa pinakamagandang air purifying plant. So, mga advantage or benefits na makukuha natin sa peace lily. Nandiyan na yan or given na yan. Kita nyo, talaga napakaraming nating options na pwedeng gawin sa halaman. This side na lang. Ang madumi lang naman sa kanya yung pinaka ano natin eh. Yung parang pinaka tip, labi ng paso.
Dahil yun yung pinaghahawakan natin kanina eh. Dagdagan pa siguro natin ng ilang pebbles. Tapos, ang sunod na dyan, kasi hindi natin nagawa kanina, hindi ko nakita, kaya pwede natin i-prune. Kung may mga nakikita kayo na pangit na dahon, pwede natin gupitin. As much as possible, kung kaya, sa pinakailalim natin gupitin para hindi siya kita. At ayun, may mga naglutang din na ugat, kaya tatanggalin din natin yun. Maganda rin eh, maganda rin ang nangyayari dito sa ano natin, sa paglalagay ng pebbles. Kasi mas lumiliwanag siya, umaaliwala siyang tingnan, mas malinis siyang tingnan. Compare mo doon sa kanina na lupa lamang. And by the way, pwede rin ang gamitin natin or ang ilagay natin dito sa ibabaw ay moss naman. So yun, pwede yun. Kasi wala lang tayong moss, hindi tayo nakapag-prepare ng moss at pebbles yung napili natin na gamitin. Kaya pebbles, pero pwede rin yung moss. And last, sa ating decoration, ay eto na. Ito na yung ating fairy light. So ito, ang maganda mo sa kanya, dito sa fairy light na to, meron na siya talagang mekanismo. So, kailangan mo lang ng battery. And kasama na nga yung battery dito. Ito namang mga battery na to, magkano lang to? 250 pesos yata isa. 2 pesos and 50 cents. And hindi naman napakalakas sa baterya nito. At pagkatapos, ang maganda mo sa kanya, hindi mo na kailangan ng saksakan. Dahil nga may battery na siyang kasama. And yung 3 meters nito, mahabang-mahaba na yun. So, ganito siya. Ganito ang itsura niya. Ayan. Makikita nyo naman na ganyan. Lahat yan, parang mga bulb yan na nailaw. At ito ay iba't ibang kulay nga pala to. Hindi lamang siya isang kulay. Itong kulay na nabili natin ay kulay dilaw sa pagkakatanda ko. Kaya makakapamili kayo ng kulay. And kung halimbawa ganito lang kalaki, mahaba na to. Mahaba na tong ating 3 meters. 3 meters to. Ito, ipupulupot na natin siya sa ilalim. So yun yung sinasabi ko kanina na mas maganda kung halimbawa yung mga elevated o yung matataas yung tangkay ng mga halaman na gagamitin natin. Kasi, ito yung dahilan. Kasi lalagyan natin siya ng Christmas light dito sa ilalim. Ng parang pinakapailaw niya. Kaya ang mangyayari, ay mas magiging visible itong ating ano. Mas magiging visible itong ating Christmas light sa ilalim. Pero naman kahit ipulupot nyo lang kung papaano nyo man gusto, liliwanag at liliwanag yan pagka binuhay nyo. Ayan. Ayan. Depende na. Kaya kung papaano nyo ipupulupot yung inyong 3 meters na Christmas light dito sa ating halaman na ginawa. And, ayan. So, ayan. Nakita nyo naman ang haba. Nakailang paikot-ikot na tayo pero andyan pa rin siya. And ito, itong isang to, para hindi siya visible dito sa ibabaw, pwede natin siyang i-tape doon sa likod ng ano natin, ng pinaka paso. So, ganun lang yung pinaka gagawin natin sa kanya. Para hindi naman kita. Kasi pagka nasa ibabaw siya, pangitingnan. Ayan na, dalawa yan kasi ito yung ginawa natin nauna. At ito yung may bulaklak. Sayang kung halimbawa nga ang mga peace lily natin ay may bulaklak. Ganito yung magiging style niya. May bulaklak siya sa ibabaw kasi laging nangingibabaw itong bulaklak ng peace lily. At pagkatapos sa baba naman ay lush. And then sa ilalim, pagka tiningnan mo, ayan ah. Andiyan na yung Christmas light natin. So ito yung nauna natin ginawa at gumawa ulit tayo ng panibago. At ayan, dalawa na yung ating nagawa. Halos parehas lang ng height. May bulaklak lang tong isa. Wala kasi talaga tayong makuhang may bulaklak eh. Ang maganda dito sa Christmas decor na ginawa natin, mura lang, hindi ka gagastos ng napakalaki. So kasi magkano lang yung peace lily? Ang isang peace lily na ganito o yung mauubos yung siguro sa halaman around 200 pesos lang. Paano kung halimbawa meron pa kayong mga alagang peace lily sa bahay? And hindi lang naman peace lily yung halaman na pwede natin gamitin dito. At the same time, yung paso, magkano lang ang paso na ganito? Yung rectangular pot na ganito nasa around 40 pesos lang yan. So, yun lang, 40 pesos, tapos 80 pesos na Christmas light o yung fairy light na nabibili sa Shopee. So, yun lang yung pinakagastos natin. And then, yung pebbles pala. So, yung pebbles, and magkano lang, hindi ka pa uubos ng 500 pesos dito sa ginawa natin. Baka 500 pesos, dalawa na yung magawa mo or magawa natin na ganito. Ayan, magandang-maganda to. Pwede siyang ilagay sa table nyo. Sa dining table, pwede rin natin siyang ilagay sa salas or sa living room natin. Kahit yung medyo mataas ng konti, medyo elevated yung paglalagay natin sa kanya. Kasi okay lang dahil kita yung mga Christmas light makikita sa kanya. So yan, anywhere naman kasi itong mga peace lily.
Kaya lang, mas maganda, kung limbawa, medyo dark yung spot na paglalagay natin, wala masyadong liwanag, ang gamitin natin yung mga purong peace lily, yung color green, para hindi masyadong maapektuhan yung variegated peace lily natin. So, yun lamang po, and I hope nag-enjoy at nakatulong ang video na to sa mga viewers and subscribers natin. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gusto mong bumisita sa aming garden, nandito dito po sa screen yung aming complete address. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.